Hey guys, so it's 12 midnight, no? Pinauwi nila ako kasi low census kami today. Ano lang kami ngayon, 22 patients lang sa floor. And then, each nurses have four patients. So, and then nag-discharge pa sila. So, mababa ang census. Anyway, meron naman akong overtime. Kaya, okay lang, nag-volunteer na ako umuwi. Pero alam mo na, syempre, madidistribute yung patients ko sa iba. So, naging 5 patients na sila instead of 4. Medyo mabigat din yung, yung floor. Alam niyo ba, marami nang nakikwit sa work namin kasi na-stress sila. Mahirap kasi yung floor namin. Tapos yung iba, pag ma-float sa floor namin, instead na pumasok, nagko-call out na lang daw. Kasi nga, mabigat. So, yan. Dito ako nag-park. So, hopefully, gising pa yung... Well, si Phil tulog na. Pero, tawagan ko na lang yung kapatid ko to open the door for me. Kasi wala akong susi ng house. Anyway, tomorrow may pasok din ako. My God. Hindi ko matutuwa ako or what. Kasi may pasok pa rin naman ako tomorrow. Oh, hello guys, so hindi na ako nakapag-video kagabi, natulog agad ako kasi alam nyo ba, inisip ko kung uuwi din lang naman ako edi sana itulog ko na lang kasi kung hindi ako matutulog bali wala yung inuwi ko. So yun nga guys, no, maraming kumaalis sa amin, so kaya short staff talaga. Kaya sinasabi talaga nilang short staff dito sa US ng mga nurses. Pero alam nyo ba na maraming nurses dito in kaya mag-supply ng US ng sarili ng nurses dito lang. Ang problema guys, nagsisialisan sila. Bakit? Kasi mahirap yung trabaho. Well, ito ha. Kung kukumpara ko sa Pilipinas noon, nung nasa Pilipinas ako dito, mas mahirap sa Pilipinas kasi mas marami kang hawak na pasyente. Pero dito, regulated. Well, kasi sa ibang state, ang dami nilang pasyente. 7, ganyan. So, pinag-work namin is maximum is 6 lang kapag short staff talaga. And then 5. Ang ano lang namin guys, no, marami kasing malis kasi nahirapan sa floor namin kasi stressful siya. So, yung mga tao na to na umaalis, ini-interview ko. Tinatanong ko sila, sabi ko, bakit ka aalis? Sabi nga, because it's so hard on this floor. Sabi nga, and they don't care for you. Sabi nga, sabi niya, every time napapasok ako dito sa work, sabi niya, hindi ko alam kung anong dadatnan ko, my code, kung ano-ano, mga, you know, challenging na pasyente, ugali, yan. So, kaya... umaalis sila, sabi na, I'm just tired of this place, sabi niya. And, kaya sila umaalis. So, parang nalulungkot ako. Hindi ko lang nalulungkot ako dahil nandito pa ako. Pero, 2 years pa lang naman ako sa work ko. O dahil, hindi ko na, yung lungkot ba na nasanay ka na nakikita mo sila araw-araw. Hindi mo araw-araw kapag mapasok ka. Lalo na yung isa, alis siya, panggabi siya. Hindi ko naman siya kaibigan kasi magkaiba naman ang kaibigan sa sa katrabaho. Pero mabait kasi siya. Kapag tuwing may kailangan ako, lagi siyang tumutulong. Tinulungan niya ako. So, mamimiss ko siya talaga. Tapos, ito nga sabi ko sa inyo, walang union. California is my union siya. Kwento ka lang nun. Alam niyo ba, nung bago pa lang ako dito sa US... Siyempre, hindi pa ako nurse, di ba? Tapos, nagtrabaho ka sa caregiver. Tapos, nung naging nurse na ako, nag-work muna ako sa rehab. Nung nasa rehab ako, sa San Francisco, alam nyo ba, guys, yung mga pasyente, hindi naman lahat, pero mostly, minumura ka. Oo, talaga. Talagang mumurahin ka nila. So, nung unang beses kong mamura ng pasyente. Kasi may hinihingi siya. Yung bed niya, kasi daw matigas, hindi daw siya makatulog. Mas maganda daw yung bed niya sa bahay. Tapos, minura niya ako. Ganyan.
Talagang mura ha. F, yung FU talaga na mura, tsaka iba-iba pang tawag. Yung unang, yun yung pinakaunang mura ko sa buong buhay ko nung nandito ako. Alam nyo guys, umiyak ako. Umiyak talaga ako. Tapos, akala ko, ako ang may problema. Ako, aba, nung nagtagal-tagal na ako sa nursing, na ano ko, na hindi ako. So, you know, parang, alam nyo, naging immune na ako. Naging immune na ako sa mura, tsaka sa mga, yung sa mga ano ng tao, yung paggalit sila, parang, hindi ko na din hindi, yung lumalabas ito, lumalabas sa kabila, tapos, hindi ko na siya pinepersonal na ano, kasi hindi ko pinapansin. Ganun. So, kapag inaway mo, parang wala akong pakialam. Parang, naging, yung ano na ako, yung matigas, ganun. So, yun yung naging experience ko dito. So, minsan pag, you know, may nangaaway sa akin or something, parang, ano ba yan? Parang wala na akong pakialam. Pero, you know, I don't know. Siguro dahil din sa ganun, nasanay ako sa yung mga naranasan ko as a nurse. So, namumura ka, as in, masisipa ka, masusuntok ka dito. So, tapos, yun, parang, isa din siguro yun, kaya yung mga co-workers ko, ano na rin, umaalis na rin sa nursing. Tapos, pero kung iisipin mo guys, mas madali ang nursing dito kaysa sa Pilipinas. Kaya yung mga Pilipino, gustong-gusto dito kasi, kumbaga yung sweldo sa Pilipinas, di ba maliit, dito ang sweldo, sakto lang, pero, gagastusin mo rin kasi siya ng dollars. Ngayon, kung mahilig kang pumick up, katulad ko, at mas mahilig pa sa pick up ko, marami pa talaga pick up na 5 araw kung pumapasok, 12 hours, talaga mas marami kang kikitaing pera. Guys, nakakapagod siya. Kung isipin nyo, 8 hours lang talaga ang normal na pasok, di ba? So, kung 5 days ka pumapasok, tapos 12 hours ng 12 hours, ilang ano yun? Ilang oras yun? So, equivalent mo ng ilang araw, di ba? Medyo nakakapagod. Tsaka sabi ko nga, if you have family, mas maganda magstay na lang sa family. Pero kasi guys, ang akin kasi, of course we need money. Pero, since yung asawa ko is nag-work naman, at mas malaki pang kita niya sa akin, hindi ko need masyadong mag-pick up. Siguro kung kailangan talaga namin, kahit 5 days talagang kakaririn ko, diba? Sa bagay, katulad nung nag-iipon kami ng bahay, ang ano ko is, ilang days akong pumapasok ng 6 days. Minsan 6 days, 16 hours. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun. Kasi ngayon parang hindi ko na siya kayang gawin pag iniisip ko pa lang. Siguro dahil motivation din. Anyway, pag ano na natin tong mga bata, magsa-sandwich na lang si Danica, tapos si Bibi is grilled cheese. Kasi ano, hindi ako nagsaing. Yun na lang pag ano nila. Yan. Gagawa na ako ng sandwich ni Danica. Alam niyo dito, hindi sila kumakain ng kanin. Pero si Danica, kumakain siya. Pinagbabaon ko siya ng kanin. Minsan, ngayon ni sandwich kasi hindi ako nagsaing. So, mayroon akong avocado mayonnaise, tapos cheese lang. Yan. Minsan hindi pa niya uubusin, guys. Niiwan niya sa ano niya. Ayun. So, dito, malaki yung pag-adjust ko nung lumipat ako dito. Pero, at least, puro ako nag-nurse dito. Kaya naman, guys, na hindi ako mag-work. Masipil lang tatrabaho. Kaso syempre, tipid ka sa mga ano mo, mga bibilin mo kasi hindi mo naman sasayangan yung pera, diba? Pero hindi, sayang talaga yung pinag-aralan ko, yung pinagpa-aral sa akin, kaya sabi ko tutuloy ko na lang yung nursing. Hello guys. So, yeah. Today is Wednesday. So, wala akong pasok. Today talaga yung wala akong pasok. Mag-almusal muna tayo. Magkape. Sa kung ilaw. And then, punta tayo ng, of
course, grocery store. Kasi, gawa, luto tayong pininyahang manok. Uy! Pininyahang manok tsaka tsaka munggo. So, gawa muna tayo ng kape. So, for coffee, guys, hindi ako bira lang ako mag-hot coffee kasi hindi ako mahilig sa hot coffee. Cold. Init ako ng air fryer tsaka kakain ako ng breaded chicken na may ang tawag doon? Kimchi ba? Kimchi pero daikon. Radish siya. So, yan guys. Kung napapansin ninyo, hindi ako lumalabas masyado. Hindi ako palalabas kasama ng mga kaibigan. Kasi, wala akong kaibigan dito. Pili kasi yung kinakasama ko. Co-worker. Wala akong masyadong kaibigan, guys. Ano ko, medyo introvert kasi ko. Yeah. Kaya nga nung nagsimula na ako mag-video, parang nahihiya-hiya ako. Pero ngayon parang wala na akong hiya. Ay, joke lang. Yeah. Gawa muna tayo ng coffee. Tapos kakain tayo. Tapos punta tayo ng store. Kain ng pininyahan, tsaka ng munggo. Kasi bukas may pasok ako for sure. Hindi ako mapupushback. And then, Saturday, Sunday, of course, it's my off. May pupuntahan kami. And then, may pinaghahandaan din kami malaki. May pupuntahan kami. Ah, hindi pala ako. Basta, upload na lang namin kapag nandyan na. Ayan. Hey guys, good morning. So, birthday ng aking asawa day. Oh my God. So, pupunta ako ng Publix mamaya or ng store. Bibili ko siya ng cake. And then, may pasok ako today. You know what? In-schedule ko yung day ko today is day off. I don't know. Hindi ba siguro nila. So, yeah. So, anyway, I already cooked yung talong. Yan. Pinrito ko na siya. Then, itong upo na may what do you call that? Upo na mayroong sardinas. Yan, kakain muna ako bago ako pumunta ng store. Tapos, nag-ano na rin ako ng kape. Yan. Shot siya, pero decaf siya kasi may pasok ako. Wala akong decaf na malalaki. Mamaya ako natitimplahin, mainit pa. Hindi ako umiinom ng mainit na kape. Hold on. Happy birthday, Daddy. Happy birthday. Come on.